Mahigpit na sinalubong ng mga taga-Lavezares sa Northern Samar ang pambato ng Aksyon Demokratiko na si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Doon na tinagpo at kinausap ni Moreno ang mga kamag-anak mula sa angkan ng kanyang namayapang ina na si Nanay Chayong. Isa sa mga nag-abang kay Moreno ang kanyang tiyahin na si Luisa na huling nakita ang alkalde noong binata pa ito. Pasko, Rubino, palapakan po ulit! Talaga masaya ako. Eh, palagi ko siya naalala kaya may litrato ako dito. Tuwang-tuwa ako. Magkita ko siya. Masaya rin si Moreno na makita ang mga kamag-anak na ang iba'y ngayon pa lamang niya nakilala. Pag sa squatter ka, galing ka sa probinsya, sa squatter ka sa Maynila, yung pag-uwi mo sa probinsya mo, it's a luxury. Kasi sa mahal ng pamasahe. Kaya marami sa kanila, talagang hindi ko na-meet. Bago ito, nag-ikot si Moreno sa hometown ng kanyang ina sa bayan ng Allen kasama ang running mate na si Dr. Willie Ong at mga tumatakbong senador. Ito naman ang munting regalo ko sa mga kababayan ng nanay ko na dito naman ako magsimula papunta sa paglalakbay sa buong Visayas. Kahapon, ang mga botante sa mga lungsod ng Kalbayog at Katmalogan naman sa Samar ang sinuyo ni na Moreno. Ang security guard na si Gabriel, wala pang napipisil na kandidato pero matapos marinig ang mga plataforma ng Aksyon. May mga word of honor naman. Kumbaga sa akin, si Mayor na sa mga 70% para sa akin. 70% na ano po? Para sa pipili yung komunikasyon. May ano sa mga nahihirap, kung ano yung mga problema ng Pilipinas. Samantala, dinepensahan ni Moreno ang ibinigay na 7.9 million pesos na donasyon sa halos 800 pamilyang nasunugan sa Cavite City noong Sabado. Ito'y matapos sabihin ng isang election lawyer na isang uri ito ng vote buying. As far as I'm concerned, nasa masamang sitwasyon yung mga kababayan natin sa Cavite City. Mahirap masunugan. May mga exemption sa batas, katulad ng sa oras ng kalamidad o aberya, o wala namang masamang tumulong. Kasama ko nung nag-distribute sa Cavite, kung makikita nyo lang ang mata ng mga taong nabuhayan ng dugo nung gabing yon, hindi nyo isipin ang politika. Hinimok naman ni Samira Gutok ang Commission on Elections na gawing mandatory ang pagdalo ng mga kandidato sa mga debate. That's the only chance for small candidates gaya namin. Gumagastos kayo ng tarpaulin, hindi naman makakain. Ang debate, magpapakita kung magpapakain nyo ang taong Pilipino sa inyong plataforma at boses. Nagpapasalamat kami sa mga interviews, sa mga pagkakataong yan. Dahil dyan, nararating namin ang mas maraming Pilipino. Lahat ng debate, lahat ng questions, sasagutin ko, mas mahirap, mas gusto ko. Wala po tayong kinakatakutan, wala tayong tinatago. Ngayong nakapag-ikot na ang Aksyon Demokratiko National Candidates sa ilang lugar sa Luzon at dito sa Visayas, ayon kay Moreno, ngayong buwan ay sisimulan na din nila ang Mindanao leg ng kanilang kampanya. Sisikapin umano nilang mapuntahan ang lahat ng mga bayan, lungsod at probinsya sa bansa sa kanilang pangangampanya. Bianca Dava, ABS-CBN News, Allen, Northern Samar.